Well, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa muli po mga kaibigan, ito na naman po si Taong Galang, yung kaibigan. And of course, we can love shout out sa ating mga kaibigan dyan. Higit lalo po ang mga bagong subscribers po ng ating bulwagan. Thank you so much po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito pong naging sagot ni Mariel Rivera. Mariel Rodriguez rather, grabe. Ano ba yan? Ba't na Mariel? Si Mariel Rodriguez ang may bahay ni Robin Padilla. Alam niyo po mga kaibigan, nung pong mga nagdaang mga araw ay talagang bumuhos ang sentimento ng taong bayan kontra no, laban kay Senator Robin Padilla doon sa pahayag niya ng pasasalamat. At ngayon niya ho ay nagbigay ng pahayag itong si Mariel. Talagang ipinagtanggol niya ang kanyang asawa at ito ang kanyang sinabi. May 14, mayroon siyang tandang pahalang na padamdam na apat, no? 1, 2, 3, pak, yun. Oo. May 14. May 14 pa lang nagpasalamat na si Robin Padilla kay President BBM. Una siyang pinasalamatan bago ang lahat. Here is a photo of Robin with BBM and Senator Bongo during the BP Sara Duterte's oath-taking. We greatly appreciate President BBM kindness. Pagkatapos nito sa ilalim ay sinundan po niya ng isang pahayag, yung pong sinasabi niyang pagpapasalamat. Alright, dito po sa ano na ito, sa ginawang post ni Mariel, para po sa akin is isa po siyang normal na reaksyon ng isang asawa na nagmamahal, no, sa isang Robin Padilla. So, nakita niya na sa kabila ng maraming nagtiwala, 26 million na mga tao, all of a sudden, eto na, binabato na sila ng reaksyon. So normal. Pero dapat maunawaan din ni Mariel ano yung mga dahilan. Kasi ang problema lang dito mga kaibigan, nagkakaroon ng sunod-sunod na pagpapahayag, pagpupost, and then pabago-bago. So isa ito sa tinitingnan ng mga tao kasi dapat iba na ang panahon, hindi na artista, hindi, wala ka na sa pelikula, nasa Senado na. So therefore, para po kay Senator Robin Padilla, dapat kung ano po yung maging pahayag, maging firm ka doon sa pahayag mo. Dapat kailangan dito isaalang-alang lagi ang damdamin ng mga taong bayan. Ngayon, sa isyung ito, sana wala nang susunod na mga pahayag para matapos na matuldukan na ito. Matuldukan na ito. Ang kailangan ngayon, narinig na ang mga komento ng mga tao. Normal lang yung negatibong pananaw ng mga tao kasi emosyon yan eh. Naghalit sila dahil nagulat sila na tila na nabudol, tila ginamit lang yung entablado para mapagtagumpayan yung adhikain na makapasok sa Senado. So magre-react sila. Yung bang tinatawag na na-shock sila. Pero para mawala ito at mabawi, kailangan ng isang Robin Padilla patunayan yung sinseridad niya ng pagpapasalamat. Dito, kung sakali, para sa mga taong nagbibigay ng negatibong pananaw sa kanya, kung sakaling hindi nagampanan ni Robin Padilla at talagang lumihi siya doon sa ipinangako niya sa taong bayan, therefore, yung 6-year niyang panunungkulan at kung sakali mang nagnanais pa siyang madugtungan ang kanyang panunungkulan sa pamahalaan sa susunod na halalan, din doon didesisyonan ng taong bayan. Pero ang tanong kasi dito, paano naman kung naging sincero si Robin Padilla? Paano naman kung ang isang Robin Padilla ay naging kakampi ng Pangulong BBM sa pagdaloy nitong kanyang pamahalaan? Paano kung naging magiging tagapagtanggol siya ng pamahalaang Marcos Duterte? Sapagkat yan naman ang dugo. Alam nyo mga kapatid, hindi ko rito pinagtatanggol ang isang Robin Padilla. Pero mas tinitingnan ko yung perspektiva ng hinaharap. Nakapagpahayag na ang lahat. Sana matapos na ito. Tapos na. Nakapagpahayag na ng damdamin ang bawat isa. Ang kailangan natin ngayon is
tingnan kung gaano naman kasinsero ang isang Robin Padilla doon sa kanyang commitment sa sinasabi niyang kaibigan. Take note mga kaibigan, hindi niya itinuturing na political allies or kakampi ang Pangulong Bongbong Marcos, kundi tinuturing niyang isang matalik na kaibigan. So therefore, kung matalik mo itong kaibigan, ano ang posibleng mangyari kapag ito ay binabato ng mga kritiko? Ito yung babantayan na natin eh. Papunta na tayo sa chapter na kung saan yung aksyon niya ang babantayan na natin. Ano yung posibleng aksyon ng isang Robin Padilla sakaling andyan at binabato na ng mga kritiko si Pangulong Bongbong Marcos? Magiging tagapagtanggol ba siya? Magiging tunay pa nga siyang kaibigan? Or sadyang tatalikuran niya? Ito yung mga katunungan. Ito yung mga posibleng bantayan natin mga kaibigan. So ayan mga kaibigan, nyo pong narinig. Inyo pong namang natunghayan ang isa na naman nating reaction video. At sana po ay hihilingin ko lang sa inyo na mag-comment lang sa ibaba. Mahalaga po ang inyong komento para po sa video ito. So pagkatulad ng dati ay sa inyo po ako kumukuha ng mga kalakasan at idea, inspirasyon, motivation para ma-boost po ating pong paggagawa ng reaction video. So, mega love shoutout po sa ating mga kaibigan dyan na patuloy na sumusuporta sa atin. Si Angel, si Boss Rapi Mapagmahal, Vadzi, kasama po dyan si Ate Ligaya, si NSB Official, yan, Jansi. Alam nyo mga kaibigan, si Jansi na kagaling kumanta po niyan. At ang iba pa nating mga kaibigan na sumusuporta po sa atin. Yan po sa mga bagong kaibigan natin na nagko-comment po sa atin. Miga-miga love shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito po sa ating mga reaction video. Miga love shoutout, Ma'am Rose Santos. Maraming salamat, Ma'am Rose. At Master Pugi, miga-miga love shoutout. Siyempre, binabati din natin si Sir Sandro Tornida at si Jing Homeldi. Ayan, NWC. Miga-miga love shoutout po sa inyo mga kapatid. Sana po ay maging matagumpay ang inyong negosyo. And of course, World School. Mega love shoutout sa inyo. So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Ito pa muli sa Taong Gala. Maraming salamat sa pakikinig. Sa muli po mga kaibigan, sana po ay maglagay po kayo ng komento. At syempre, hingi lang po ako ng malaking hug, like, and share patungkol po sa usaping ito para po naman mas makarating ito sa ating pong mga ibang kapatid na. Hanggang sa muli po mga kaibigan, laging ugaliin natin magdasal at manalangin sa pong may kapal. Siya lang po ang bukod tanging nakakalam kung saan patungo ang ating tagumpay. Mabuhay po tayo. Magandang araw mga kaibigan. The 18th Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Yeah.